Kilala ang Sorsogon dahil sa butanding o whale shark. Dinarayo ito ng mga turista sa bayan ng Donsol. Pero may ibang bayan ng probinsya na tila ikinukubli. Tulad na lamang ng bayan ng Matnog na dinadaan-daanan na lamang at bihirang sadyain. Sa Barangay Kalintaan, sa may Sitio Huwag, makikita ang malaparaisong kanlungan ng mga lamang dagat, ang Huwag Lagoon Sanctuary. Makana ng Huwag Marine Sanctuary na ang sukat ay humigit kumulang sa kalahating ektarya, kung saan na malayang nakalalangoy ang mga isda gaya ng maming, lapu-lapu, talakitok, pero deklarado ang lugar na ito na isang no fishing zone. Good afternoon po. Ito ang Huwag Marine Sanctuary. Apa. Gano'ng katagal na to? Year 2004, sir, nagsimula. Dagat din ang matagal nang bumubuhay sa pamilya ng 12 anyos na si Adolfo. Panganay sa tatlong magkakapatid, nakatira ang pamilya ni Adolfo sa Sitio Huwag, Barangay Kalintaan, isa sa mga coastal barangays ng Matnog. Sa kabila ng magandang tanawi, makikita ang mga sira-sirang istruktura katulad ng bangkang ito. Itinulak ito ng bagyo sa Pampang sa gitna ng kasagsagan ng unos. Buwan ng Disyembre nang humagupit ang bagyong Nona na ikinasira ng tinatayang 6 na bilyong piso sa infrastruktura at agrikultura. Samantalang ikinamatay naman ng humigit kumulang 40 katao. Giniba naman ng malakas na hangin ang tahanan ni Mang Adolfo, maging ang bahay ng kapatid nito, bubong na lamang ang natira. Nilipad na ang mga haligi. Kaya sa bangkang ito sila nanirahan ng ilang linggo. Pero sa kabila ng unos, nananatili pa rin ang mayamang karagatan nito kung saan nakukuha ang mamahalin pero mailap na abalone, o kung tawagin ng mga taga rito ay lapas. Kung kailangan ni Adolfong maghanap ng pagkakakitaan, kailangan niya lang lumusong sa dagat para maghanap at manguha ng abalone o lapas kung tawagin ito sa Matnog. Ang lapas ay isang uri ng sea snail na maaring kainin at itinuturing itong espesyal na putahe para sa isang handaan o dike pagdiriwang. Karaniwang makikita sa menu ng isang Chinese restaurant ang abalone. Sino nagturo sa'yo kumuha ng abalone? Papa. Si Papa? Matagal niya na ba ginagawa yan? Opo. Opo. Tagal na. Mga ilang taon na? Mahal ko po. Hindi mo matandaan? Opo. Pero bata ka pa? Maliit ka pa? Okay. Ba't mo kailangan gawin yung... Para sa maka... ko ng pagkain. Tatlong beses sa isang linggo kung lumusong sa dagat si Adolfo para manguha ng lapas. Pusa na raw itong namamahay sa mga patay na corals. Kailangan lang matalas ang mga mata mo para makita mo silang nakakapit sa batuhan na hindi gumagalaw. Ang bentahan ng abalone dito sa lalawigan ng Sorsogon, 250 pesos kada kilo. Pero sa Maynila, umaabot ito ng 800 piso kada kilo. Kaya malaking tulong na ang makaisang kilo o dalawang kilo man lang si Adolfo. Ano, may nakita ka? Patingin. Ano ba itsura niya? Ito.
Ito ba mismo? Ano yan? Nakadikit lang sa bato? Nakukuha po yun. Ganito lang kaliit. Ang malaki pa rin. Pero karaniyan ganito. Tigas siya, no? Nagtakapit sa bato. Ito, ito yung... Ito pala itsura ng abalone. Ayan o, makapit siya. Ayun. Wow. Abalone. Ilang pirasong ganito ang kailangan mo para maka isang kilo, dalawang kilo? 15 ganito? Ang iba po malaki. Yung iba malaki? Pero ang hirap siya makita, no? Pag hindi ka sanay, no? So, malalagay ito habang naghahanap? Sa isip. Nakakaisa pa lang kami ni Dolfo ng abalone. Mukhang aabutin kami ng siyam-siyam dito, ah. Mukhang nagtatago, ano? Tatago ba, Dolfo? Hindi madaling maghanap ng mga lamang dagat na may mahigit isang pulgada lang ang haba at kulay bato rin na nakakapit sa batuhan. Ang mahirap sa pangunguhan nitong abalone, yung ano eh, hindi siya malalim, pero kailangan mag-ingat ka kasi madulas. So dapat ano, tingnan mo yung apaka mo. Ayun, 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 ayun. Nasaan dyan? Ito. Ayun. Dalawa. 2-0. Bakas ng ilan. Habang naghahanap pa kami ni Adolfo ng lapas, sinisilip ko ang laman ng aming fishnet. Mukhang malabo kaming makaisang kilo ngayong araw na ito. Tumulong na sa amin ang ama ni Adolfo para makarami kami, pero wala na kaming makukuha. Pag ganito ka kaunti lang, anong ginagawa niyo? Binibenta niyo pa, hindi? Eh? Binabalik na lang. Hindi. Ay, babalik na lang sa bato? Ah, bakit? Sayang. Kaunti lang lang. Hindi pang ulam? Kuwan lang. Pag ano? Alanganin naman ito. Alanganin? Limang piraso. Malamang hindi pa umabot ito ng kalahating kilo kaya kailangan na naming ibalik muli ang mga ito sa dagat. Hindi naman daw ganito kahirap ang pinagdaraanan ng pamilya ni Adolfo noong isang taon. Nagkataon lang na may mas mabigat na dagok ang dumating sa kanilang buhay. Nito lamang buwan ng Enero, pagpasok ng bagong taon. Mayroon pa palang isang mas kalunos-lunos na pangyayari. Ang kinaharap ng mag-anak. Daanan ng bagyo ang Matnog. Sa isang taon, umaabot ng humigit kumulang 10 bagyo ang sumasalanta sa probinsya. Isa rin itong third-class municipality at wala pang 40,000 ang naninirahan dito na umaasa sa kabuhayang hatid ng mga produktong agrikultura at pangingisda. Katulad ng pamilya ni na Adolfo, hikahos ang karamihan sa mga residente rito. Kabalinto na ang maituturing kung tutusin, napakasagana sa likas-yaman ng bayan ng Matnog at buong lalawigan. Kaya naman sa di kalayuan ng Wag Marine Sanctuary, ang isa pang maipagmamalaki ng kalintaan, isa pang nakatutulong sa pagpaparami at pagbabantay sa mga abalone o lapas. Gaya ni Adolfo, nangunguho rin ang lapas si Charlito. Ang pagkakaiba lang, si Charlito ay namumuhunan para makapagparami ng sariling lapas. Tagal na ho ba kayong nagpapalaki ng mga ano, abalone? Hindi pa. Bago pa lang? Kailan ho nagsimula? Siguro mga ano pa lang to, 7 taon. 7 taon pa lang. Sino hong nagturo sa inyo? Wala, dahil na araw-araw dito, lagi kumukuha sila yung ibang tao dito sa
galing doon. Marami nang umuha ng abalon niya. Oo. Ginawa ko, bumili akong abalon. Oo. Siguro mga 20 piraso. Oo. Kinuhaan ko yung pula, yung bato, yung patay na. Oo. Lilagyan ko. Oo. Yan, para may tirahan sila. Oo. Nasaan yung mga lapas? Narang dito? Eh, may sea urchin din, no? Ayun! Ito, oh. Baka na. Tapos, Pagapang. Ano yun? Alis? Pagapang, sir. Paano yung pagapang? Atayin mo na natin kumapang. Hayaan mo lang para kumapang siya. Pagapang niya, sunggab. Ayun! Ayun, no? Oh. Magapang siya ito. Ito yung abalone. Laki, oh. Karaniwan ba ganito lang kalaki, Kuya Charlie? May malaki pa dyan. May malaki pa dito. Ayan, oh. Baloni. May mas malaki. Ganing pinakamalaki nakita mo niyan? Gano'ng kalaki mga ganon? Sa, kuha na yun. Sa Kuwait. Isang piraso? Isang piraso? So, laki nun, ah. Ito siya, oh. Sustainable lapas harvesting ang naisip ni Charlito para nga naman hindi maubos mula sa walang habas na pagkuha sa mga lapas. Ang bahaging ito ng karagatan ay nasa harapan lang ng bahay ni Charlito, ngunit may nakalulusot pa rin daw ng mga magnanakaw. Ang ginawa ko, ako araw-araw na lang dito na lang sa tapat eh. Oh. Ang ginawa ko, binakudan ko. Oo. Oh. Ang galit ng tao, bakit binakudan ko daw? Oo. Oh. Ako, pag dito, doon kasi malayo, tapat namin to eh. Hmm. Yun! Sa pang-abalone, yan o. Tigas niya rin kumapit, no? Sa bato, no? Pagka nakakapit niya siya. Pero pag gumapang, doon mo siya abangan. Hindi mo siya halata talaga eh. Ito, alam mo ba kung gaano katanda niyan pagka ganyang kalaki? Ay, hindi ko alam to. Hindi mo tansya, no? Yan, inialaga ako lang yan. Mm-hmm. Yung kapos ako. Kukuha ka? Kukuha ko. Okay. Pero pagka maliit pa, ayaw mo? Mm. Ano, meron pa ba dyan? Bulol tayo sa lamig. Hmm. Yun, oh. Uy! Sumisip. Pagka hinahawakan mo pala, parang sinisip-sip yung ano. Gagapang ba sa likod mo to? Ayun, laki, oh. Inihinto? Yan na, yan. Sip yung kumayo. Oh, ito pa, oh. Ang dami, oh. Yan, oh. Ito, matanda na to. Ang malaki. Yan, nagagapangan na sila. Parang siyang tahong eh, no? Yung dikit-dikit ko. Alam niya, no? Dami. Kung si Charlito may puhunan para sa pag-aalaga ng lapas, si Adolfo naman dumidepende sa maliligaw na lapas sa kanilang harapan. Ang hirap nito kapag kakarampot na lapas lamang ang kayang anihin sa loob ng ilang oras. Ano ang iyong gagawin? Sariling diskarte na ang paiirali ni Adolfo para lamang mabuhay. Abot-anaw na kagandahan ng mga isla, nasa bisig lamang ng mayaman nitong karagatan. Pero ang mga pamilyang dapat sana'y nakikinabang at lumiliwanag ang kinabukasan, naghihinagpis pa rin sa isang sulok sa hirap ng buhay. Sa biyaya ng dagat umaasa sina Adolfo at marami pang pamilya sa Matnog. Kung kaya naisip ni Alex na panatilihing maayos ang Wag Marine Sanctuary para mapangalagaan at maparami ang lamang dagat. Naisip ko po na darating ang panahon, mag-overfishing po tayo. Naisipan ko po maglagay ng ganito. Tapos para mamulat na rin yung ibang mga isda na magising din sila na masyado mag-ano sa karagatan.
akala may isang higanting outdoor aquarium sa dami ng isdang narito sa sanctuary na umaabot sa mahigit 1,000 klase ng isda na nanganganib na maglaho. Mga isdang gaya ng emperor snapper, sea cucumber, at ang mailap na isdang mami. Maulan ang magtungo kami ni Alex sa Tikling Island. Isa lamang ito sa mga island beaches na may malapulbos na puting buhangin. Sa kabila ng sungit ng panahon, sinong hindi mapapangiti sa malaparaisong alindog ng Tikling Island ng Barangay Kalintaan. Isang tanawing nagpapahiwatig na higit pa sa kopra at lapas, mayroon pang ibang mga biyayang may aalay ang baybay ng Matnog. Dinala kami ni Alex sa bahaging ito ng Tikling Island. Dahil bukod sa kanyang mga inaalaga ang exotic fish, isa rin sa kanyang ipinagmamalaki ang 2 yamang dagat na namumuntik-tik dito sa isla. Hitik na hitik sa lunti ang lato o seaweeds ang bahaging ito ng Tikling. Perpekto kasi ang daloy ng tubig dito para sa magandang pagtubo ng mga lato. Maliban sa seaweeds o lato, mayaman din ang karagatan sa mga sea urchins na kung tawagin ay uni ng mga Hapon na may kamahalan din ang presyo sa mga Japanese sushi bars at restaurants. Matapos ipakita ni Alex ang ganda ng mga biyaya ng dagat, panahon na para naman tikman namin ang mga ito. Kinakain niyo ba naman yan? Nilalagyan ng kalamansi. Kalamansi lang. Bawal mauhan ito o pwede? Kasi marami siya. Buhay ito. Paano ba kinakain? Parang gumagalaw pa. Medyo mahal to sa mga Japanese restaurant eh. Dito sa Tikling Island, makakain mo siya ng libre, di ba? Libre o may bayad? Libre. Ah, libre. Okay. Labi naman dito. Mmm. Ang sarap. Pero malinamnam eh. Sa kabila ng mayamang karagatan, mga abot na naw ng biyaya ng kalikasan. Maitatanong mo tuloy sa iyong sarili, bakit ang pamilya ni Adolfo parang lapas na nakadikit pa rin sa bato ng kahirapan? Ba't mo kailangan gawin yung pangukuha ng abalon? Para sa maka kuha ng pagkain. May edad na ang ama ni Adolfo kaya bihira lang pumalaot. Hindi rin sapat ang kinikita nito sa pa-extra-extra lamang sa pagtatrabaho sa kanilang kapitbahay. Katulad ng mga batang nakadaupang palad ko sa mga nakaraang dokumentaryo, tahimik lamang ito si Adolfo itipid ang pagsagot sa aking mga tanong. Naramdaman mo ba yung responsibilidad na ikaw yung mag-aalaga? Tutulong sa mga gawain sa bahay? Opo. Ha? Opo. Nalulungkot ka pa rin? Ha? Minsan. Alala mo si nanay? Marahil, bunga na rin ito ng kalungkutan na pumalot sa buong pamilya nito lamang nakaraang Enero.
Namatay ang kanilang ina bunga ng komplikasyon sa panganganak. Hindi agad na iluwal ang sanggol na dinadala nito na kapuwanan na noon. Dahil sa pagpano ng kanyang ina, pasanan niya ngayon ang naiwang responsibilidad. At nangangamba si Adolfo na hindi na niya matapos ang kanyang pag-aaral. Inawala si Mama, ikaw ang tumutulong kay Papa, di ba? Opo. Oh. Gaano kahirap sa iyo yun? Ma'am, mahirap mo sa... Hindi naman kayo nagugutom. Nakakakain kayo 3 beses. Opo. Pero nahihirapan kayo. Hirap sa buhay. Tingin mo makakatapos ka sa pag-aaral mo? Ang tanging pag-asa ni Adolfo para makaahon sa kahirapan ay ang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Pero ngayong araw na ito, kinailangan na naman niyang mag-absent sa eskwela dahil kailangan pa niyang magbanat ng buto at kumita ng kaunti para may makain ang kanyang pamilya. Ang responsibilidad na ito na hindi niya matakasan ang unti-unting humihila sa kanya paibaba. Ngayon ay 40 mula nung pumanaw ang ina ni Adolfo na si Elizabeth. Nahihirapan ang kanilang pamilya sa paglisan ng ilaw ng tahanan. Pero ang pagkalap ng pambili ng bigas at ulam, hindi pwedeng ihinto. So kayo na lang kung nagpapalaki sa mga bata ngayon? Oo, ako na lang. Tapos katuwang mo to sa pagkita ng pera. Ngayon ho, nakakapangisda ba kayo? Ako na kayo, matanda. Hindi na. Kaya ang pagluluksa ay isinasantabi muna ni Adolfo at kailangan pa niyang magbanat ng buto. Kapag walang kita sa lapas, pag-iigib ng tubig ang pangunahing pinagkakapitaan ni Adolfo. Nagrarasyon siya sa mga isla, 5 piso kada galon ng tubig. Isa sinagray sa suki ni Adolfo sa pagrarasyon ng tubig. Ikinuwento nito ang kasipagan ng bata. Pag kailangan po namin sir ng tubig, siya po yung tinatawag namin. Minsan naman, pag may huli kaming dilis, alam na niya yun kasi kita naman sir dito pag dumadaan. Pupunta na po siya doon sa amin. Madaling araw pa lang yun sir. Tapos tutulong na siya. Pag bibilad kami noon ng dilis, tutulong na siya. Tapos, minsan naman, pag walang hindi pwede maglaot, bali, pag maraming basura na pupunta sa baybayin, yun yung pinupulot niya, iniimpo nila yun, tapos ibibenta. Pero sa paglalapas talaga, malaki ang kanyang nakukuhang pera. Kaya naman sa halip na seleksyon ng mga guro, nakasubsob si Adolfo. Dito sa mababaw na tubig, nabababad ang kanyang mga binti at paa. Imbis na leksyon ang kabisaduhin, pinag-aaralan niya kung saan namamalagi ang mga lapas. Habang tumatagal ang pagkakababad niya sa tubig dagat, lalong lumalabo ang kinabukasan niyang makapagtapos ng pag-aaral na siyang pangarap ng kanyang namayapang ina. Sa edad na 12 anyos, grade 3 pa lamang si Adolfo, naantala na ng husto ang kanyang pag-aaral dahil bilang panganay, kailangang tumulong sa mga magulang sa hanap buhay. Anong naalala mo sinasabi niya? Makatapos ko ng pag-eskwela. Mag-aral. Ano pa? Mag-aral. Mabuti. Ngunit sa araw na ito, nauwi sa wala ang pagliliban sa klase ni Adolfo. Wala siyang kinita sa lapas dahil kakarampot lamang ang kanyang naani. Kaya tanging kanin na lamang na binili mula sa kita mula sa paglarasyon ng tubig ang nagsilbing laman ng kanilang sikmura.
Pero paano tutuparin ni Adolfo ang pangarap ng ina kung kumakalam ang sikmura ng pamilya? Mula sa mga sinaunang Aita, Tabangon at Simaron ang nagbansag sa lugar na ito bilang Matnog o Matunog. Mas matunog bilang isang bayan na kilalang daungan patungo sa Kabisayaan ang Matnog. Karaniwan, nagsisilbing jump-off point ng mga manlalakbay pero hindi destinasyon. Taglay nito ang malaking potensyal para sa turismo. Pero makinabang naman kaya ang mga mas nangangailangan ng tulong na matagal nang umaasa. Lalo na ngayong matumal ang hanap buhay at patuloy ang kahirapan bunga ng mga nagdaang kalamidad. Hindi kayang pagtakpan ng sigla ng turismo ang mga nagugutom na residente ng Barangay Kalintaan dahil siguradong mas matunog ang mga daing ng mga nagugutom na sikmura kaysa sa bulong ng hangin ng progreso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.